Hello everyone, this is a Filipina in Foreign Land. Ngayong araw na ito ay tayo ay mag-prepare kung paano gumawa ng Japanese sushi. Mga friends, ito ang ating ingredients. Ito yung fresh cucumber, fresh eggs na kung saan later ipiprito natin. Ito naman yung Japanese pickle na kung saan yung turnips, yellow turnips. Makikita natin sa picture, mga friend, na talagang ito ay para po sa sushi. Yan. Pickled radish or yellow turnips. Ang lasa po nito ay manamis-namis na medyo maasim-asim. Nakita nyo, mga friends, sa picture, ang purpose talaga nito is pang sushi. At ito naman, mga friends, yung ating pambalot or yung seaweeds. So, ang kulay nito sa loob ay itim. Makikita natin mamaya sa pagbubukas natin sa mismong paggawa natin ng actual na sushi. Ito, parehas din ito, mga friends. At ito naman, mga friends, meron akong dalawang klase ng crab stick na kung saan pwedeng gagamitin. Ito, Japanese crab stick. Japanese crab stick din ito, pero ito mismo ay yung laman ng kamay ng African crab na malalaki. So, kahit anong meron sa inyo, mga friends, ay pwede. So, dahil ito ay bukas na ito ang gagamitin ko. But usually, ito ang ginagamit ko. Parehas na ang crab stick na ito, mga friends. This all came from Japan. To. Tapos, ang ating sushi seasoning. Ito yung sushi seasoning vinegar. Yan. Ito po ang ilalagay natin na pinaka-sauce ng rice na gagawin nating sushi after na ito ay maluto. Ito po ang klase ng rice na pwede nating gawing sushi or any kind of rice, basta ito po ay pearl rice. Hindi po yung pino or yung maliliit na mahaba, or pwede rin ito. Itong klase ng rice na ito, mga friends, parehas na pang sushi, parehas na this two kinds of rice is from Japan. Kaya mga friends, pwede rin kayong gumamit ng kalros rice or yung Australian rice. Pag sa Pilipinas naman, kahit wala pong Japanese or Australian rice, basta meron po tayong bagong ani na palay na yung bigas niya, yung pagka-texture niya is mabilog-bilog. Pwede na po yun, mga friends, na gagawin nating sushi. Masarap po ang sushi. It is very convenient when we are eating it kasi hindi mo na kailangan gumamit ng maraming utensils sa pagkain ito dahil sa isang roll ng sushi, nandun na lahat yung ingredients ng pagkain na gusto mong kakainin. They are all incorporated in one roll of sushi, kagaya ng eggs, cucumber, crab stick. Pag pinag-ipon-ipon natin, magiging ganyan po, mga friends, ang itsura. Pwede rin, kung wala kayong cucumber, pwede rin carrots, pero you have to blanch the carrots to blend with the softness of the rice, mga friends. See, ganyan. Tingnan nyo yan, ang ginamitan nila ng carrots. Yan. Carrots, may yung green cucumber po yun, mga friends. Yung dilaw egg po, tapos yung isang orange doon sa gilid, yan po ay crab stick. So, now mga friends, we are going to cook the rice into a rice cooker. This one, and we will wait it after the rice was done. Then, that was the time that we are going to make sushi. Goodbye, friends. We will see you in our sushi making for lunch. Goodbye and God bless. Mabuhay ang mga Inday sa ibang bansa.